Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapan naman natin is all about the Roy Cup Flight. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, eh mag-subscribe na kayo and also, i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload regarding this platform. Let's go! So, welcome back mga tol. No? So today, pag-usapan natin tong si Roy Cup Flight. Now, bago tayo mag-start, gusto ko lang din sabihin na lahat po ng mga games na nare-review natin dito, especially yung mga MMORPG games, these games are not sponsored, so di po tayo binayaran ng mga developers, admin, or whatsoever ng mga games na to promote their game. Actually, hindi ko naman sila pinopromote. Sinasabi ko lang sa inyo na pwede kayong kumita dito sa mga games na to kasi syempre, mga yung iba is newly launched games, yung iba matatagal na in the MMORPG space but still stable pa rin yung server. So the reason why inilalagay natin sila sa channel is to also give you information on how do you make money by playing games. Okay, kasi yun naman yung pinaka goal ng channel natin. Kaya nga tayo BM Gaming, eh. Mostly game yung kino-cover natin. So anyway guys, punta na tayo dito kay Roy Cup Flight. Gusto ko lang din ipaalala sa inyo na hindi kayo kikita dito ng instant, okay? You have to level up your character, you have to grind, and you have to spend time, okay? Wala namang investment dito, so pretty much di na kayo kailangan mag-worry about playing the game. You just have to play it, grind it, and earn money from it, okay? Now, ito yung kanilang website, so flight-royka.com, okay? And as you can see, there are 245 players online as of this moment. So, para sa isang private server, guys, no, yung 245 players na yan, medyo madami na din po yan. Kasi yung ibang private server nga, nakikita ko 100 players lang. Pero boy na boy pa rin yung server. So, dito 245, anong oras pa lang ngayon? 7 a.m. pa lang ngayon. Usually, ang nakikita kong naka-online sa Royka is around 340 to 350. Okay, kapag medyo peak time nila. So, currently, umaga pa kasi. So, that's the reason why medyo konti pa yung naka-online na players. Okay? Now, if you visit their Discord, makikita nyo dito na they have like 600 members or 700 members. Okay? So, dito makikita nyo yung buy and sell marketplace nila. Okay? And by the way, good news lang guys, no? Dahil si Royka allowed ang RMT. So, hindi na kayo mababan kung sakaling man na mag-RMT kayo, no? Now, makikita nyo dito yung mga items na nabibenta. Yung mga cards, yung mga set, yung mga weapons. Okay, may mga nagbibenta rin ng character katulad nito. Alright? Then, pwede rin kayong bumili ng item kung gusto nyo. So, dito, meron namang admin. So, si Olet, isa to sa mga admin and isa rin to sa mga nag-assist sa akin. No, kasi nung time na gagawan ko sana ng review to guys, eh, nagkaroon ako ng problema. So we went back and forth para maayos and makapaglaro ako sa game na to. No, by the way, ngayon ko pa lang siya lalaruin kasi ngayon pa lang naayos. Okay, so nakagawa na tayo ng account. So anyway, paano ba to i-download? So click niyo lang tong download button dito. So ayan, may verification sila. Okay, ganyan talaga ang Cloudflare na website, guys. There's always a verification. And then G Drive. So click niyo lang yung G Drive. So pagka-click niyo ng G Drive, download anyway, okay? So, once you download the game, okay, ang next thing na gagawin nyo is look at it on your folder. So, click on downloads. Tapos, pag nakita nyo itong Roy Cup Live Client, okay, all you just need to do is to double click and then extract, tapos close mo yan, extract, and then gawa kayo ng new folder para sa Roy Cup Live, okay? Then, click okay. So, on my case, I don't have to kasi extracted na yung akin. Okay, kasi madodoble-doble pa siya. So once extracted, I want you guys to click on this one. So dito sa client mismo. And then double click nyo tong application para mag-patch siya. So once na mag-patch yan, okay, magpa-pop up na tong mismong launcher. Okay, and then ilalagin nyo na lang. So ganun siya kasimple. Alright, so balik lang tayo. Right? So kiklik lang natin yan, tapos login tayo. So yan, they only have one channel here. So click next.
So, sa paggawa ng character, very basic lang din naman yan. So, pwedeng male or female. Okay? So, ayan. Pwede nyo baguhin yung face and hairstyle. Pwede nyo baguhin yung hairstyle dyan. Okay? So, nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo yung hairstyle. So, sa atin, simplean lang natin. Pwede nyo rin baguhin yung hair color. Okay? So, dito, adjust naman yung hair color niya. Okay? So, pwede natin gawin yun na blue para super saiyan. Gawa kayo ng bank pin. Normally, 4 digits lang naman yan. So, click OK. And then, character name. So, lagyan natin dito, BM Game. Alright? So, click OK. So, maganda yung pangalan yung ano natin dito kasi, ano, guys, eh. Wala man. Okay? So, ito yung itsura ng platform nila. So, pwede nyo baguhin yung resolution. Okay, so baguhin natin to. Gawin natin tong 1922. Baguhin natin siya. Then 80. Change. Alright. So, restart natin ulit. So, para i-launch siya, click nyo lang to ulit. Then magpa-patch. Then start. So yun, nabago na siya. Diba, ganun lang siya gawin. Okay? Kung gusto niyo ng malaking screen, pero kung sanay kayo ng maliit, okay lang din naman yun. Now, the thing here is that hindi siya katulad ni COM no, na pwede yung solo pa level. Okay? So, ipo-full screen natin to. Okay. Yeah. Hindi siya katulad ni COM na pwedeng ano, pwede yung magpapalevel ka ng build up pala to. Anyway. So, hindi siya tulad ni COM na kaya mo yung solo palevel any class. So, dito, may iba't ibang classes kasi. So, ang unang class mo is Vagrant. Next is kung ano yung job na mapipili mo. And by the way, guys, may quest yung job dito. So, magpa-level muna tayo. Pero check natin yung mga items na available. So, ang Remixer is around 1 pairing. Almost 100M siya, guys. No? So, ito yung mga item na medyo mahal dito. Ang 1 pairing, by the way, is equivalent to 170 pesos. Okay? Ayan yung nakita kong presyoan dito right now. Pero I'm not sure kung tataas pa yan or bababa pa yan. Depende sa market, no? As long as okay naman yung market niya or stable naman siya doon, edi mas maganda, di ba? At least, kahit pa paano, kung tapos na kayo sa dungeon runs nyo with COM, you can play the game. Diba? So, meron tayo ditong newbie booster. So, apply for fun. Okay. Baby Dragon, 30 days. Ampli, upcut. Okay. Activation. Or activation. Baby Dragon. Ano to? Mount Ata to eh, no? Apic, upbet. Okay. So, meron din tayong fly for fun, which is speed, depth, and attack 200. Okay? Ano to? Good for how many? Ano to? Okay, good for 1 hour siya. Alright. Inahanap ko yung buff pang guys eh, kasi magbabuff tayo sa pero wala yata buff pang dito. So, ayun. Now, pag-usapan muna natin yung mga items na mabibenta nyo dito, no? So, makikita nyo dito, 1 pairing is equivalent to 150 GCash. May bumibili, pero barato to. Ang selling price niya right now is 180. Okay? So, may mga nagbabuying na barat, pero huwag yung bentahan para hindi naman sila, alam nyo yun, hindi na nila mababa yung presyo. Kasi, usually, yan ang nangyayari. Binabarat yung presyo, kaya nasisira yung market. Okay? Napin natin yung buff lang para makapagpa-level na tayo. Okay, so dito yung buff mo, guys. Get buff. So, makikita nyo, ito yung mga buffs na makukuha natin. So, pwede nyo siya ilagay dito sa gilid. Okay, or dito na lang. Ito na lang natin siya ilagay. So, importante din kasi na meron kayong buff, guys, para kahit pa na medyo makunat-kunat kayo, no? Hindi kayo mabasta-basta mapapatay ng mga early mobs. Okay, pero maganda sana kung meron ding buffer talaga, like yung mga buffs ng RM. So, ang goal natin today is gagawa tayo ng RM. So, yung RM, yung Ringmaster, yun yung gagamitin natin pang support kapag gumawa na tayo ng main DPS.
ideas natin. Okay? Pwede naman siguro dalawang character na agad yung gawin ko. So, one hit natin. Medyo mababa pa yung XP. So, pwede rin naman kayo mag-quest, guys. Okay? Don't get me wrong. Pwede kayo mag-quest. So, may shine stone. Wait lang ha, guys. Okay, full screen natin ito kasi ang hirap niya pag hindi na full screen. Copy and paste. Video. Okay, na lang natin. Hindi ko siya ma-full screen. Ina-enter ko siya pero hindi siya ma-full screen. Wait lang. Start tayo. Mag-albin yung nabuksan. So dito natin siya pwedeng i-adjust. Gawin natin siyang full screen. Wala yung setting natin, guys. Ito nga, tignan natin kung magkana ito. Range of size. Try natin yan, ito lang ka lang. Tanay kasi ako sa full screen guys. Pero try natin ganito lang ka lang. Okay naman ito. So, ang shortcut dito guys, press O. Then, hanapin nyo dito yung pick up nearby. So, lagay nyo dito sa 2. Pwede nyo rin i-buksan. Ay, wala siya man. So, medyo nasanay kasi tayo sa flight unit. Ito, attack selecting target. Okay. So, para ganyan lang yung gagawin. So far, yung XP niya is almost the same with flight sa umpisa. Dito na tayo po. Tayo sa matataas yung map. Kasi sayang naman yung buff natin. Okay. Punta tayo dito sa match bang. Natin kailan dagdag. Pero level tayo. Pick up pet natin. Hindi ko magkakana yung ano. Kaya mo mong pick up ha. Manual pa ako nagpipick up ha. So medyo may 9. Dito na papasok yung at least 3 to 4 levels from nyo yung binaba natin. Okay, kasi medyo may hina pa yung bigay. So angat tayo ng konti. Actually pwede naman tayo mag-quest kasi may mga quest dito na pwedeng kunin. Pero wala nga question mark yung mga course dito. Okay. So, pwedeng gawin natin, it's either mercenary muna or art. Pero, I guess, RM yung dapat natin gawin dito. Kasi, RM yung pinaka kailangan in the game. Okay. Malevel lang tayo. Okay. Now, once na nakapagpa-level na kayo, na-reach yung level 15, so, may kikwest kayo dyan. So, minakuha tayo dito ang quest item. So, may save boots tayo dito. Hindi pala yung pinipindot. Mix viewer. So, patsinoon natin. Okay, maninibago din kayo dito sa mobs. Kasi usually, yung nakikita nyo sa COM, yung mga naglalaro ng COM right now,
commonly na mobs dyan is isa lang yung name per part. Now dito may mga captain pa. So merong small, merong captain. So yun yung mga pinagkaiba. So kunin natin yan. Level 7 na tayo, guys. Nako tayo na ng tilt boot. So, pang break na ito. Kaso pang female siya. Ayan pa pala yung isa. May mga items dito na pang male and may mga items na pang female. Okay? So, yun lang. Kumbaga, is aware kayo, no? Na may gender ano dito. May gender pagdating sa items. Hindi katulad sa comp na isa lang yung item niya, kahit lalaki or babae man yung character. So, pwede tayong mag-unlock ng skill dito. Okay, itong clean hit. Okay, pwede natin lagyan yan. Pero kasi magre-reset din naman to once level 50. So, lagyan lang natin siya, temporary. Para meron lang tayong skill na ginagamit. Okay. Mas malakas pa yung kasi, no? So, nasa lower na tayo, guys. So, ang level difference niyan is medyo mataas. Pero ang abul kasi natin is mabilis na X. So, that's the reason why. Nakasot natin itong shield. Level 9 pa. So, start. Lagyan muna natin yung STR natin. Eh, dyan muna natin nilagay kasi magre-reset din to once na ma-reach natin yung level 50. Okay? So, medyo malakas yung damage natin kahit ano ba. So, malakas mo yung damage natin sa hampas eh. Okay, so gamit pa. And, lagay natin dito. Hindi nagamit ko. Para mabilis. So, may previous naman siya, guys. So, yun naman yung maganda dito. Kahit pa paano may previous ko. Sa Flight Uni kasi, guys, as in, ang previous lang doon is isang ito. Scroll of Ampli. Isang scroll of Ampli lang, guys. Gamitin natin yung Ampli natin. Para mabilis. So, palitan natin ang hampas to ulit. Okay, mas mabilis pa yung hampas compare sa... So, level 9 na tayo agad. So, masasot na natin itong shield. Yan ako ulit tayo. So, level 9 yan. So, defense yan. Okay. And sa umpisa, talaga medyo struggle kayo dito kasi syempre bago yung character niya. Pero kapag ka meron na kayong isang character na main, ginagamit yung pang farm, it will be easier. Dito yata, wala ring errands eh. So, technically, more on items talaga or map grind ang gagawin niya dito. Okay? Light shield. So, nakikita niyo yung action. Ipapa-level 15 lang natin to. And then, once we reach level 15, ipapakita ko muna sa inyo yung first job change niya. So, kung mapapansin niyo dito, wala ring freebie dito na flying item. So, bibili pa kayo ng flying item. Ang flying item, I'm not sure kung magkano. Pero, makakabili kayo yung basic lang na flying. Don't have to have the flying item na mahal kung wala kayong budget. Free to play naman to, guys. So, you don't have to buy. Okay? Ganun lang. Meron tayong farm mill sword. Pwede natin gamitin to.
So, level 10 pa lang tayo. Parang magpapalevel lang tayo sa club, you know? Parang yun yung feeling. Nostalgia feeling ng Flyview. Kasi nagpapalevel ako sa Flyview, ganito din. Pakto lang yung experience, hindi ganun kataas. Puro pang female naman yung binibigay nitong kalokohan naman na ito. Pag female yung binibigay, oh, parang gagi. May bapang din dito, guys. Always get bap. Okay? Especially kung bagong player kayo, need nyo talaga yung bap. Sa skill, pwede na sana yung skill natin. Pero kasi, mas maganda level 15 na tayo mag-focus. Ito level 17. So, 7 levels higher than you. Tingnan natin kung may damage tayo, ha? Okay, may damage tayo. Medyo makunat din tayo. 17 lang bawas sa atin. So, carry. Okay? So, le-level tayo din. Ingat pala kayo sa mga pulang names kasi agro yung mga yan. Okay? Agro yung mga yan. So, nagmi-miss pa nga tayo. Nagmi-miss tayo, guys, sa mobs. So, ang dagdag sa atin is almost 30%. So, makikita nyo. So, 29 sa akin. 29, 45. Ay, hindi. Nasa 18% lang pala. 18 to 7. 17, 18. Ganyan. Ayan, 63. Malalaman natin kung 17%. 17% lang. Ang dagdag. 7 levels higher na to, ha? May ampli pa tayo, ha? So, pag nagbukas kayo nitong mga buffs na to, make sure lang, guys, na you have time to pa-level kasi limited lang yan, eh. Limited lang yan, guys. So, level 12. Okay, konti pa. Pa-level pa tayo. Tatlong levels pa, guys. Okay. Ayoko kasi lagyan ng background music kasi makaka-copyright na naman tayo ng Flype. May nagka-copyright ng ano eh, ng music ng Flype eh. Di naman sa kanila to. Goodness Bow is from Acrobat. Yan. Yung first job is Acrobat, Mercenary, Assist, and ako ba isa? Oh, nakalimutan ko isang point. Magician. Bang na tayo agad. Pero nagmi-miss kasi tayo eh. Pero okay lang kasi hindi ganun kalakas yung damage nung mobs dito. I think modified din yung damage nung medyo mahina yung damage ng mobs dito sa ano eh. Compare sa Flyview. Yun nga lang. Medyo nagmi-miss tayo. Ayun o. Nagmi-miss tayo sa mob. Mamaya hindi na tayo magmi-miss kasi more on skill yung gagamitin natin. May moonbeam siguro dito ang assist, no? Yun lang kailangan natin, moonbeam. Tapos ikot-ikot na lang tayo sa map. So don't worry guys, gagawin ko naman to ng guide din. The way kung ginawa ng guide yung ibang flight na games na nilalaroan natin. Okay, ganun din yung gagawin kong guide dito. Basically, yung guide dito is similar with Flyview. Okay? Similar lang to with Life Uni. However, yung methods on how you can farm items, yun eh magiging iba dito. Kasi I think walang errands dito tsaka crasher, walang catcher dito. So, yun lang yung i-explore natin in the game. Again, kakapasok ko pa lang. And nakita nyo naman, may market, may mga tao, may mga player, almost 200 plus ang player. So, it means na meron din kayong pagbebenta. If in any case, magpapangkit. By the way, sobrang dami na nating game na nilalaro, no? May COM, merong Flyview Uni, merong Albion, diba? Tapos, nadagdag pa yung Mirror 4. Oops! Yung Mirror 4 natin, guys. Gagawa natin yan ng review tomorrow. Okay? Kasi tapos na tayo sa Roika. So, yung Mirror 4 naman, ang gagawa natin ng review. Okay, we're in. Pwede kayong kumita doon ng 1,500 pesos in 4 days. Okay? So, sa 4 days na pagpa-farm, 1,500. In a month, magkano din yon? Okay, so yan yung pag-uusapan natin. Next video, guys. So, stay tuned lang kayo.
again, papa-level 15 natin to. Papakita ko sa inyo kung saan mo yung job change. Okay? Sana meron tong ano. Meron ba tayo? Yun. May blinkwing tayo kasi ang hirap maglakad layo. Yun pala guys, yung blinkwing, ginagamit yun para mag-teleport kayo doon sa mismong town. Okay? Wala kasi yan sa Chronicles of Madrigal. Sa Chronicles of Madrigal, libre lang yan. Hey, last mob, and then we're good. Isa pa pala. Yan. So, pipili kayo dito ng class. Oh, wala na palang class yung ano dito. Class dito. So, again, guys. Ito, magician. Ito, acrobat. Ito, assist. Ito, mercenary. Ang pipiliin natin is assist. So, assist yung napili natin. Ay, hindi siya na-reset. Buti hindi tayo naglagay. So, dito guys, may mga prerequisite na tinatawag. Okay? Ma-unlock nyo yung ibang skills dito. Saan yung moonbeam dito? Wala bang moonbeam? Ay, walang moonbeam dito, guys. Assist. Holy. Walang moonbeam sa assist. But anyway, pwede pa rin naman tayo makapagpa-level dyan. Pero, medyo matatagalan daw. So, ang gagawin natin is dalawang character. So, gagawa tayo ng isa pang character kasi wala palang moonbeam yung assist dito. Ang gagawin natin is ranger. Okay? Ranger at saka assist. Okay? Yun ang gagawin natin, guys. So, basically, bibigyan ko kayo ng updates kung ano yung nagiging progress natin dito sa game na to. Para at least magkaroon kayo ng idea kung paano nyo sisimulan. Okay? Paano nyo sisimulan and paano kayo makakapag-grind ng mas mabilis. So yun lang naman mga tol, maraming salamat ulit sa panonood and alam niyo na, peace out!